Jamorant nga mga idol, tinawag na basura ang listahan ng NBA pagdating sa Defensive Player of the Year rankings. Wala nga kasi mga idol ang kanyang teammate na si Jaren Jackson Jr. na merong ang legitimate case pagdating nga sa Defensive Player of the Year ngayong season. Ito kasing si Jaren mga idol ay pinapangunahan niya ang NBA pagdating sa mga blocks. Una rin siya sa block percentage at siya nga ay pangalawa pagdating sa defensive field goal percentage. Ibig sabihin nun mga idol, ang kanyang mga binabantayan ay mabababa ang field goal percentage. Ibig sabihin maganda ang kanyang depensa. At pangatlo nga siya among sa mga sentro sa NBA pagdating sa pag-contest nga sa mga 3-pointer. Yan nga mga idol ang resume nito ni Jackson Jr. na syempre deserving nga na masama sa listahan ng Defensive Player of the Year ngayong season. Kaso nga mga idol sa top 3 ay wala siya, si Leiany, si Gobert at si Mikal Bridges lamang. Pero anyways mga idol, sa ating next balita na nga ay patungkol dito sa GM ng Golden State, Bob Myers. Pinuri nga itong si Jordan Poole. Sabi niya ito nga daw si Poole ay very important para nga dito sa ginagawa ng Warriors. Hindi bali daw kung siya ay nag-i-start or coming off the bench or tinatapos nga ang laban or binabangko. Nagbibigay nga daw ng takot itong si Jordan Poole sa mga NBA teams dahil sa kanyang abilidad. Yan nga mga idol ang papuri ni Bob Myers dito kay Jordan Poole na ngayon mga idol ay nalalapit ng maging free agent. At sigurado malaki-laki ang babayad ng Warriors dito nga kay Jordan Poole dahil na rin sa kanyang talento. Pero anyways mga idol, para na nga sa ating next at panghuling balita. Ito nga ang bagong Lakers player ay nakatanggap ng papuri dito sa coach ng Lakers. Yan nga mga idol, walang iba kundi si Wenyen Gabriel. Sabi ni Coach Vogel, gusto niya nga daw ang ibinibigay na energy nito ni Wenyen sa Lakers team. Plays super hard nga daw at very long at very athletic. Kailangan nga daw ng ganong klaseng haba at athleticism ng Lakers pagdating sa kanilang forward position. Dagdag niya pa ay may abilidad nga din daw siyang tumira ng tres at kudos nga daw sa kanya sa kanyang confidence niyang pumukol sa labas. Kaya din daw niyang maglaro bilang role man sa pick and roll. At defensively daw ay kaya niyang mag-switch sa mga kalaban nilang big men. So very interesting nga daw itong si Gabriel mga idol at bibigyan nga daw siya ng panahon ng Lakers para talaga siyang ma-evaluate at possibly maging player nila long term. Pero anyways mga idol, kayo ba ay pabor sa pag-sign nga ng long term dito kay Wenyen Gabriel? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yun ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!